Isa sa binakanting titulo ni Naoya the Monster Inoue sa Bantamweight Division ang IBF title na panalunan na po mga amigos ngayong araw ni Emmanuel Rodriguez ng Puerto Rico sa pamamagitan nga po ng unanimous decision kontra Melvin Lopez ng Nicaragua sa score na 120-105. 120-105 at 120-105. Kung nagtataka kayo mga amigos kung bakit ganyang kalaki ang lamang ni Rodriguez sa laban, yun po ay dahil dinomina nito ang laban tapos naka-score pa siya ng tatlong knockdown sa final round. Kamao sa kamao, lakas sa lakas, matinabatibay ambisyon ay maging hari sa loob ng ring, puspusan na nagsanay, kumawala sa pagiging ordinaryo, maihanay sa mahusay. Bumalik sa kamay ni Emmanuel Rodriguez ang IBF title na kanyang napanalunan din noon kay Paul Butler way back 2018. Nakaisang successful title defense si Rodriguez dyan against Jason Maloney bago siya inagawan ng titulo ni Naoya Inoue noong 2019. So makalipas ang 4 na taon, isa nang ganap na 2-time IBF world champion si Emmanuel Rodriguez na ngayon ay nag-improve na nga po ang kartada sa 22 wins, 2 losses with 13 knockouts. Sa naging co-main event naman ng Showtime Boxing mga amigos, undefeated junior welterweight knockout artist Gary Antoine Russell. Tiniris na parang kuto ang undefeated na kalaban na si Kent Cruz sa loob lamang ng isang round. 2 beses pinabagsak ni Gary Antoine Russell si Kent Cruz, pero sa pagkakataong ito mga amigos, dito po, hindi na nakatayo pa si Kent Cruz sa lakas ng suntok ni Gary Antoine Russell na ngayon ay nag-improve na nga po ang kartada sa 17 wins, no losses, no draws with 17 big wins coming by way of knockouts. Si Gary Antoine Russell ang kasalukuyang WBC number 2 contender sa WBC title ni Regis Prograis. Posibleng next in line na to mga amigos sa magwawagi sa bakbakang Prograis at Haney. At sa palagay ko, ready na to si Russell sa world title fight dahil 2 former world champion na po ang kanyang tinatalo. Una si Victor Postol at ikalawa naman si Rances Barthelemy. So 17 wins, all wins coming by way of knockouts, walang talo. Tapos may 2 nabiktima pa ng mga dating world champion. Sa palagay ko, handa na ang 27 anyos na tubong Maryland, USA. Alasahin ang baraha, patunayan mo sa akin ha, sino man ang mabuno.